Magandang araw po mga kaibigan, mga taga-subaybay ko. Mayroon ulit tayong gagawin na isang forklift. Ang forklift dito ay Komatsu at ito daw ay 3 taon na nakastock up dahil hindi na nila ginagamit. Nag-stop operation na sila at sabayan pa ng pandemic kaya tuloy na nila itong hindi ginagamit. Okay, meron tayong re-rescue dito na forklift. Pinandara namin ito kahapon. Nilagyan namin ng battery para mandar lang. Ang tagal na nakastock, mga 3 taon. Ngayon, hindi gumagana ang kanyang power steering pump dahil kulang ng oil 10. Ngayon, lalagyan natin ang oil 10. Okay. Ito ang ating oil 10. Yan. Hindi pa rin siya makabumba ang kanyang power steering pump kasi hindi maganda ang pag-mounting eh. Nasa taas ng makina. Ayan. Dapat nito ay nasa baba pa ng tangke. Tangke niya mababa eh. Itong power steering pump niya sa taas kaya sa tagal ng taon nang nakatambay ito, maaari yung stock dito sa loob na oil 10 ay bumaba na pabunta rin sa tangke kaya hindi na makakahigop. Ngayon gawin natin ang paraan ay tinanggal ko muna ang kanyang hose dito, tapos palitan ko ng hose na ito, guma, tapos paramingan ko siya ng oil 10. Bubusan ko muna siya ng oil 10 dito papunta roon para magkaroon siya ng priming, magkaroon ito ng oil 10 sa loob kasi natuyuan siya kaya hindi na siya makahigop, hindi na ka makabomba kaya matigas ang kanyang steering. Yun, no? Lagyan ko muna ito ng oil 10 para pumasok sa loob. Okay, start nila ito. Ayan na. Nakabit ng hose. Ngayon, ito na. Ito ng hose. Ngayon, bubukusan ko dito ng oil 10 para bumaba ang oil 10 pupunta dito sa main steering pump para magkaroon siya ng pundo dito para pag andar, mahigop na niya ang oil 10 sa baba. Kasi natuyuan siya eh. Si 3 taon na nang hindi naka-andar kaya yung stock dito na langis ay bumawa doon sa tangke kaya ngayon kailangan natin siya i-primingan para makahigop siya ng oil sa tangke. Okay, kaya na natin. Okay, napuno na. Yan na ang kanyang puno na ng oil 10 punta rito sa kanyang power steering pump. Ngayon tatanggalin ko na ito, ihos na yan, tapos ibalik to ang kanyang fittings na pumupunta na ito sa may gearbox nya, sa gearbox, sa steering gearbox nya. Okay. Start kung kagana ng kanyang power steering pump. Ito ang kanyang release valve handle. Okay, kanyang heater. Heater natin muna. Okay.
Oh, tigas pa rin. Tigas pa rin, ikot-ikot yan, oh. Yan. Bakit kaya? Oh, yan. Oh. Tigas. Ay, ay bumumba ang kanyang steering pump. Kaya bubuksan ko ito, titingnan ko sa loob kung bakit ayaw bumumba. Okay. Ayan. Titingnan natin, chikapin natin kung bakit ayaw bumumba. Ayan. Siguro talagang nahina na bumumba ito. Medyo perisya na ito siguro ang kanyang mga laman loob. Ayan, chikapin natin ang gusto. Kiss. Ayan. Ay. Kaya pala, may tama na ang kanyang ang tawag nito. May tama na yun. Estado na ang kanyang dadaan ng impeller. Ito po yung power steering pump ng forklift. Ano na ayaw bumumba. Ayan, nakita ko gastado na ang kanyang may gas-gas dito kaya hasain ko lang siya na konti para pumantay. Ganon din po dito. Oh, ayan, gastado din siya. Pantayin ko lang yan. Masahin ko sa lihan na nakapakto sa salamin. Okay. Yan, meron pa. Yung hata pa. Yan, hindi ako kasama. Ito ang dampa. Dampa ng motor. Ang ito, ito ang bonuses. Wala naman mag-isa, tagal ko lang kay Mas. Yan na gamit ko ay 1,000 ang pinaka finishing, tapos yung pinaka harap niya ay 240. Yan 240. Pagkatapos sa 1,000 sa salamin ko mismo siya hinasa. Yan. Sana makita. Yan. Okay. Hasa ko na. Ready na. Wala na siyang ganong makita siya. Nasa ko siya sa top 40 na liha. Sunod 1,000.
At ang pinaka-finishing niya ay sa salamin ko mismo hinasa. O yan, tinan mo. Talagang kinis na siya. Yan, symbol na natin ito. Yan, okay na. Yan ang ating mga parts. Okay. Unahin natin ay ito ay yung kanyang ito, ito yan. Okay. Next ay ito. Wala lang kasi akong tagahawak ng aking camera, kaya yan. Yan na. Okay, ngayon next natin to ay ito. Okay. Next natin ay ito. Okay. Ngayon, isasahin natin ang kanyang pilka-impila. Ngayon, isasahin natin ang kanyang blade sa paglagay sa kanyang case. Ayan. Ilang napapansin ko na ang kanyang blade ay pudpud na at saka maluwag na sa kanyang case. Kaya siguro may ang bumumba. Ayan. Yan, pudpud na siya at saka maluwag na sa case. Pagbutin lang din natin. Yan, oh. Yan, napapansin ko dyan. Maluwag na at saka pudpud na ang kanyang bleed. Yan. Okay na. Ilagay natin natin kanyang bleed. Ilagay natin ang bleed. Okay. Okay, yun na, nagamit na ang ating takip para cover niya. Tapos, yung kanyang o-ring. Yan, okay na ang o-ring. Okay, kapit na. Okay, lagyan natin ang kanyang takip. Kapit ng o-ring. Yan. Tarnilo. Yan. Okay, kapit na. Tarnilo natin na lagyan sa papaikutin kung bumuma na siya. Okay. Pinapak ko muna yung kanyang gulong sa likod. Isang kanyang pang-torwick. Pang-torwick. Para malaman kung talagang gagana na siya. Yan.
Yan, gumagana na siya. Pag nakajak, kailangan pag dinaba mo siya ay may katigasan pa rin talaga ang kanyang manibida. Kailangan mo pa talagang i-revolution para lumambot. Kaya recommend ko na yan na papalitan na lang ng power steering pump kasi mahina talaga bumumba. Yan. Pero ang kanyang lifting and tilting ay maayos pa. Maganda pang operasyon ang kanyang lifting at saka tilting. Kaya kailangan na talagang i-travel sa pabutang apalit. Kaya yan, isasakay na namin yan sa towing truck sa lubid. Kaya yan, doon na lang nila sa apalit yan papalitan na kaya ng kanyang power steering pump. Yan. Gagana namin, no? Pukwip sa towing lubid. Yan. Okay, pwisto na. Pwisto na ang forklip. Liwanag ah. Bad Mike. Ayan po si Brad Percy. Yeah, ano muna yung kalso, idikit muna para ba diba? Oh, wala na. Yeah, okay na po yan. Medyo sabing eh. Okay na po yan, Brad. Okay na po. Okay.